si Jerick Gonzalez. Gwapo at magaling na kapuso actor. Narito ang mga babaeng na link sa kanya noon at ngayon. The Philippine Showbiz List presents mga babaeng na link kay Jerick Gonzalez. Thea Tolentino. Si Jerick at Thea ay sabay pumasok sa showbiz. Pareho silang winners sa Protégé, ang artista search show ng GMA noong 2012. Ilang beses rin silang pinagsama ng GMA sa mga shows na tulad ng Pyra, Ang Babaeng Apoy, Magpakailanman, Teen Gen, at marami pang iba. Taong 2017, nagulat daw si Jerick nang una niyang malaman na break na sila Thea Tolentino at Mikoy Morales. Ang alam niya kasi, nag-break na ang dalawa dati, tapos nagkabalikan ulit. Inamin ng aktor na dati pa niyang crush ang dalaga. Kaya nang tanungin kung may pag-asang maging sila, anya, hindi natin masasabi kasi, wala, hindi ako magsasalita nang tapos. Tsaka ever since naman, magkasama kami, so walang imposible. Pauline Mendoza. Taong 2018, dahil sa closeness na Jerick at Pauline, maraming naniniwalang mayroon silang romantic relationship. Parehong cast ng GMA 7 primetime series na Kambal Karibal, sina Jerick at Pauline. Nagatambal din sila sa mga drama anthology na Wagas ng GMA News TV at Magpakailanman ng GMA 7. June 2018, isang Twitter user ay nag-tweet para kay Jerick na aminin ang tunay na namamagitan sa kanila ni Pauline. Ayon sa tweet, "Laki ka talaga at I'm Jericho Gonzalez. Pag malaki mo naman yung jowa mong si Aya Mendoza Pau. Hindi yung lagi siya na lang nagpo-post na katakip pa mukha mo. Walang pag-aatubiling sinagot naman ito ng aktor. Anya, alam mo pare Koy, I admire you and I love you for loving Pau and showing your concern. Pero pare Koy naman, whatever it is na meron kami, sana naman magkaroon ka ng respeto na maghintay namang galing sa amin." Dagdag pa ng aktor, "Gumamit ng mga hindi magagandang salita para lang sabihin ang saloobin mo dahil hindi natin kailangan magkasakitan dito. Respeto pare Koy, respeto lang sana. Pero maraming salamat sa iyong concern. Pero sa ngayon, masaya kami sa kung ano meron kaming lahat." Sa huli, iginiit ni Jerick na sana ay igalang ng fans ang kanilang desisyong panatilihing pribado kung ano man ang namumuong magandang samahan nila ni Pauline. Nagpasalamat din ito sa netizen. Pagkatapos ang hit seryeng pinagsamahan ng dalawa, marami sa tagahanga nila ang naniniwalang may espesyal na namamagitan na sa dalawa. Oktubre taong 2018, nagpost ng larawan sina Jerick at Pauline sa kanilang Instagram account ng bakasyon nila. Pero sa mga larawang iyon, walang post na magkasama sila pero hula ng netizens. Magkasama ang dalawang nagbakasyon dahil sa parehong petsa ng pagka-upload nito at sa halos magkaparehong lokasyon ng lugar nito. Isa sa mga caption ng binata ay "Secret Place." Samantalang si Pauline naman ay gumamit ng emoji dahil dito marami ang kinilig at nabuhayan ng mga nagsiship sa Tambalang Powery. Pebrero taong 2019 naman, special guest ni Pauline si Jerick sa kanyang vlog at naatasan ng aktor na siya ang gumawa ng make-up para sa dalaga. Marami ang kinilig at napangiti habang pinapanood ang dalawa, lalo na nung nahihirapan si Jerry kung ano ang ilalagay na make-up sa dalaga. Ayon naman sa article na sinulat ng Abante Tonight noong April 2019, sa napapabalitang hiwalayan ng dalawa, nag-react ang kapuso actress si Pauline Mendoza sa balitang break-up nila ni Jerick Gonzalez. Natawa at nagulat siya na may isang fan ang nag-send sa kanya ng link ukol sa naturang balita. Ayon kay Pauline, good friends daw sila ni Jerick. Matagal na nilang kilala ang isa't isa, magkasama na sila noon sa workshop at super super close daw talaga sila. At sana daw ay huli na yon na issue tungkol sa kanila kasi wala naman talaga at kung magkakaroon, maghintay lang daw ang mga fans nila dahil sila mismo ang magsasabi, pabirong sabi ni Pauline. Pero ang daming issues na sila daw o break sila pero para sa kanila di na kailangan yun na malaman. They're good at nandyan sila para sa isa't isa. Support lang sila para sa isa't isa, chill lang daw at walang seryosuhan. Nang matanong kung bakit may hugot post siya sa Twitter, tinawanan lamang ito ng aktres sabay sabing, "Ano masama roon? Ang daming naghuhugot ngayon po sa social media. Ha ha ha." So yun lang po, walang ibang meaning, lalo na't walang kinalaman sa amin ni Jerick o Nino man. Let's live our own life na lang. Kami ni Jerick, we know the truth.
Sa eksklusibong panayam naman ng Pep kay Jeric noong April 2019, sa unang pagkakataon ay nagsalita ang aktor sa napapabalitang paghihiwalay nila na nalink sa kanyang si Pauline Mendoza. Walang diretsahang pag-amin sa totoong estado ng kanilang relasyon. Pero marami ang nagsasabing higit pa sa pagiging co-star sa Kambal Karibal ang turingan nila sa isa't isa. Tungkol naman sa ilang hugot quote sa social media post ni Pauline, kasabay ng balitang nagkanya-kanya na sila ng landas, paliwanag ni Jeric. Ang masasabi ko po doon ay we're going through a peaceful situation and mas focus sa career. Doon kami papunta, mas pinili namin. Clea Pineda. Naging curious ang followers na Jeric Gonzalez at Clea Pineda kung may namamagitan na sa kanila. Ito ay dahil sa Instagram post ng dalawang kapuso stars noong September 17, 2019. Nakalagay sa post ni Jeric ang caption na ito, Above the Clouds at Clea Pineda. Maraming followers ng aktor ang kinilig sa post niyang ito. Sa parte naman ni Clea, nag-post siya ng larawan nila ni Jeric habang nasa loob ng eroplano. Sa larawan ay makikitang nakapatong ang ulo ni Clea sa balikat ni Jeric. Nilagyan lamang niya ito ng smirking face emoji bilang caption. September 18, muling nag-post si Jeric ng larawan nila ni Clea na magkahawak kamay habang nasa loob ng Magellan's Cross sa Cebu. Matagal kong pinangarap makita at masilayan ka. Maraming salamat po Lord, the best ka. Ito ang caption. Marami sa mga nagkomento sa post niyang ito ang nagsabing bagay sina Jeric at Clea. Tanong ng marami, may namamagitan nga ba talaga sa kanila o bahagi lamang ito ng promo para sa kanilang upcoming drama series? Nasa Cebu ang dalawa para sa taping na magkaagaw ng panahon na yon. Sheryl Cruz. Napabalita noon na naghiwalay daw si Jeric at ang dating karelasyon nito dahil kay Sheryl Cruz. Nangyari ang one for the book split up daw ni Jeric at ng karelasyon niya sa Japan vacation nila noong December 2019. One for the books dahil kinukunan si Jeric ng litrato ng kanyang karelasyon gamit ang cellphone niya nang biglang pumasok ang alleged sweet but self-incriminating text message ni Sheryl. My baby word ang mensahe na di umano'y ipinadala ng aktres kay Jeric na naging mitsa para maghiwalay ang magkaagaw leading man at ang karelasyon niya. Sa magkaagaw, si Jeric ang lover ni Sheryl sa kanilang May-December affair. Sa tunay na buhay, tila nagkatotoo ang kwento ng kanilang afternoon drama series dahil sa aligasyong may lihim daw na relasyon ang 27-year-old actor at ang 45-year-old actress. Ngunit walang kamali-mali si Sheryl na siya ang inaakusahang third party sa paghihiwalay ni Jeric at ng karelasyon nito na walang kinalaman naman sa showbiz. Itinanggi ito ni Jeric dahil wala raw siyang non-showbiz girlfriend. Sinabi rin ni Sheryl na walang namamagitan sa kanila ni Jeric liban sa magkapareha sila sa magkaagaw. Agosto ng 2020, iginiit ng 28 years old na si Jeric Gonzalez na professional ang relasyon nila ng 46 years old actress na si Sheryl Cruz. Ito ay sa kabila ng hindi pa rin mamatay-matay na pag-uugnay sa kanila. Magkasama ang dalawa sa kapuso afternoon drama series na magkaagaw na pansamantalang natigil ang taping noon dahil sa enforced quarantine. Naging tampulan ulit sila ng tukso nang mag-post sa Instagram ng sweet birthday greeting si Sheryl para kay Jeric noong August 7, 2020. Sa ipinost na video clip ni Sheryl, kapansin-pansin ang closeness nila. Bukod sa mga larawan nilang mag-aakbay at magkadikit, mapapanood sa isang video na nakasandal ang mukha at kamay ni Sheryl sa balikat ni Jeric. Isa sa mga caption ni Sheryl, I'm so fortunate to have you for my leading man in magkaagaw. Sa comment section, kinilig ang kanilang fans habang ang iba inuusisa kung magkarelasyon ba sila. May umaasa ring magkatuluyan sila sa totoong buhay. December 2020, tinuldukan na sa wakas ni Sheryl Cruz ang usap-usapan ng netizens tungkol sa di umano'y pagbubuntis niya. Mariin niyang pinabulaanan ang nasabing aligasyon sa fanfare column ni Ricky Lo sa The Philippine Star. December 29, 2020, tinawanan lang ni Sheryl ang issue. Sagot ng 46-year-old actress tungkol sa balitang nagdadalan tao daw siya, Oh wow! Ha ha ha. And who is the father daw? Ayon pa sa balita, ang ama raw na kanyang ipinagbubuntis ay ang co-star niya sa Kapuso drama series na magkaagaw na si Jeric Gonzalez. Sa ad ni Sheryl, I just came back from a lock-in taping of magkaagaw and got my period on the second week of the taping. So that's my answer. And if the chismis is true, wow, ang ganda o ang gwapo siguro na magiging anak namin. Giit ni Sheryl, magkaibigan lang talaga sila ng Kapuso actor. Kung meron man daw siyang bagong nobyo o edinidate,
isa sa publiko niya ito. Nag-ugat ang issue sa komento ng isang netizen sa Instagram post si Cheryl noong December 19, 2020, kung saan kasama niya si Jeric habang nasa lock-in taping sila sa Pampanga. Iniiwasan na magsalita ni Jeric tungkol sa kanila ni Cheryl. Nakakahiya raw para sa isang lalaki na itanggi ang isyung may namamagitan sa kanila ng actress. Pero natanong ito kay Jeric sa virtual media con. Napilitan siyang sagutin ang tanong kung totoong niligawan ba niya si Cheryl na nakatrabaho niya sa Magkaagaw. Ani Jeric, wala pong ligawang nangyari. I did not court Miss Cheryl Cruz. Friends po kami sa Magkaagaw, co-actor ko siya, and I'm happy with that. Pero in terms po doon sa love life na sinasabi nyo, wala pong ganon. Rabia Mateo. Matatanda ang huling naging karelasyon ni Rabia ay ang kanyang long-time non-showbiz boyfriend ng 7 taon na si Neil Salvacion. Naghiwalay ang dalawa matapos kumpirmahin ni Neil noong June 4, 2021 sa kanyang Instagram story na wala na sila ng beauty queen. At nitong linggo lang, bago matapos ang taon, muling umugong ang pangalan ni Rabia. Kumalat sa social media ang mga larawan kung saan naispatan si Rabia at Jeric na magkasama sa isang theme park sa Laguna. Sa isang TikTok video, makikita ang ilang larawan ni Rabia at Jeric habang nasa Enchanted Kingdom. Sa isang pang larawan, tila nakayakap si Jeric kay Rabia at mukhang magkalapit ang kanilang kamay. Nakunan si Rabia at Jeric na nakaupo. Inaayos si Jeric ang kanyang buhok habang masinsinang kausap si Rabia. Sa isa pang hiwalay na video, nakunan ang dalawa na nakatayo, si Rabia na tsyempohan pang humawak sa tiyan ni Jeric habang naghahanda sila kasamang iba pa para sa isang boodle fight. Bukod pa sa videos, nagpost din ang ilang netizens ng kani-kanilang mga larawan kasama sila Jeric at Rabia. At noong December 26, 2021, nagpost ng pictures ng isang male netizen kasama sila Rabia at Jeric habang nasa beach. Base sa lokasyon ng netizen, kuha ang mga ito sa Olongapo City. Gayon din ang isang babaeng netizen na natsyempuhan sina Jeric at Rabia sa amusement park sa Laguna noong December 16, 2021. Marami tuloy ang napaisip kung may something ba sa pagitan ng dalawa. Dating nagkasama sina Rabia at Jeric sa isang episode ng Wish Ko Lang Nito Lang Nobyembre. Mukhang yun ang nagbukas ng pinto para sa dalawa para mapalapit sa isa't isa. Sa ngayon, walang kumpirmasyon ang parehong kampo ukol sa kumakalat na relasyon ng dalawa. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!